pa rin ako nakikipagkita sa anak mo para kay Felix. Nakita ko kasi ang sobrang pananabik ng bata sa daddy niya. Kaya sana wag mong ipagdampot na mayakap ng bata ang daddy niya. Felix! Tandaan mo ito, Melissa. Huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino ang mga nangyayari sa'yo. Kung ayaw mo ulitin mo yung mga ginagawa ko sa'yo. Tahimik na kami mag-ina, Rebecca. Huwag mo na kaming guluhin pa. Kung magbago ang isip mo. My God, Rebecca! Paano pag nalaman niya ni Roberto? Baka ano naman ang gawin niya sa'yo? Noong una, gusto ko makaganti kay Melissa. Ngayon, gusto ko na silang tulungan dahil alam ko magiging miserable ang buhay nila kay Roberto. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang motibo mo kung bakit mo ito ginagawa. Pero matitiwala na ako sa'yo kasi wala naman ibang makakatulong sa amin eh. Kung ano man ang nangyari noon, kalimutan mo na. Patutunayan ko sa'yo na hindi mo na ako kaaway. Sige, salamat. Nakita tayo ni Eva. Sigurado ka sa sinasabi mo na si Mayor Sebastian binubugbog si Melissa? Hindi ako pupunta rito kung hindi ako siguradong sinasaktan ni Roberto si Melissa. Eh, may ebidensya ka ba para patunayan ito? Eh, hindi ko ba pwedeng witness na lang ako? I'm sorry, Ami. Pero kailangan natin na isang matinding ebidensya para patunayan ito. O kaya si Melissa mismo magsabi na isa siyang battered wife. Pero kung away mag-asawa lang ito, hindi tayo pwede makialam. Nandito na po tayo. Sige, Dolfo. Pakiantay na lang kami, ah. Baka matagalan kasi kami. Baka maraming tao. Okay po, ma'am. Salamat. Okay po. Salamat sa pagtulong sa akin sa paggawa ng bag, ha? Wala yun, Kosa. Mukhang may pagbibigyan ka niyan, ha? Oo. Yung para sa anak ko. Pumunta siya dito ulit. Yun yung kung papayagan pa siya ng mami niya. Tasro! May bisita ka! Sinuro yung bisita ko. Ayun sila. Eh, ba lang? Salamat nagpunta ka, anak. Alam mo bang parata kayo iniisip ni Daddy? Ako di po, Daddy. Lagi kitang pinagpipray. Kaya po ito, pinakinggan ni Papa Jesus sa mga prayers ko. Nagkita na po tayo. Ano umiyak, anak? Kasama na tayo ngayon. Dapat masaya ka. Kaya alam po, pag alis namin, mag-isa ka na naman dito. Daddy, kailan ka po ba talaga lalabas? Okay.
Alam mo, anak. Hindi ko alam eh. Pero gumagawa na ako ng paraan. Ikaw ba ginagawa mo yung sinabi ko sa'yo? Inaalagaan mo ba ang mami mo? Siyempre naman po. Pumayag nga po siyang sa mama. Kasama mo ang mami mo? Opo. Nandun po siya, oh. Siguro kaya ay may bigay sarili mo sa akin. Dahil gustong-gusto mo si Felix ang katabi mo. Kaya lahat gagawa ka ng paraan. Para magkabalikan kayo ng gagawin Felix na yan. Sorry, Lisa. Bigla lang kasi ako. Sobrang saya ko kasi. Sobrang saya ko makita ka. Hindi ko akala yung bibisitahin mo ulit ako. Sinamahan ko lang naman si Eva eh. Mami, hindi ka na po bagal kay Daddy? Hindi na, anak. Lisa, Eva, mabuti pa, iwan muna natin sila Mami at Daddy ha, para makapag-usap sila. Sige po. Para yung problema. Hindi mo wala si Melissa sa isip ko eh. Baka makipagkita pa yun kay Ami habang wala ako. Eh pare, akala ko ba pinabantayan mo sa bodyguard mo? Hindi ako kampante hanggat hindi akong nakakita sa mga galaw nila Melissa. Ano si Melissa? Umalis si Melissa? Eh bakit hindi niyo sinundan? Pare, bakit? Ano nangyari? Nasaan si Melissa? Mayor, nagpaalam lang pong pupunta sa klinik. Hanggang ngayon, hindi pa po bumabalik eh. Hindi ba sinabi ko sa inyo, huwag niyong tantanan nanti. Bakit niyo hinayaan makaalis? Mayor, pasensya na po. Nang wala kayong silbi. Sayang ang binabayad ko sa inyo. Hanapin niyo to! Hanapin niyo! Isipin na gusto mo lang pasihin si Eva, kaya mas nang hindi ka nagalit sa akin. Totoo ba?
to bang hindi ka nagalit sa'yo. Lahat naman ang tao, Felix. Hindi naman magpatawad. Alam mo bang ito yung isa sa pinakamasayang araw ng buhay ko? Kasi hindi ko lang niling na makita at mayakap si Eva. Pero pati ikaw. Pati ikaw binigay ka rin ng Diyos. Alam mo, Melissa, matagal ko nang gusto malaman kung kumusta. Malaman ko masaya ka. Pero alam ko naman masaya ka sa piling ni Roberto. Oo, ano naman? Alam. Ano naman yung mahalaga sa atin? Okay ka? Okay si Em. Alam kong may pumaproteksyon sa inyo kahit wala ako. Sina ka na. Alam ko naman kasi na kahit wala ako. Nandiyan ka para gabayan si Em. Isa kailangan mo tibayin ng loob mo. Hindi para sa akin. Hindi para sa'yo at para na rin kay Eva. Dahil ikaw lang ang masasandalan na ngayon. Mismo, papapayalan ang anak natin. Si Felix. Mauna na kami. Okay, hinahanap na kami ni Roberto. Nasa sandali lang. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Wala na, ano lang. Tumama lang ako sa ano. Wala to, huwag mo naiintindihan. Mga pala, salamat ah. Punto mo dito, kasama mo si Eva. Salamat din at patawad mo na ako. Sa pagkailangan nyo lang ako, nandito lang ako para sa inyo. Melissa? Anak. Ito eh, may konti kasi kami libangan dito. Ginawa ko ito para sa'yo. Pasensya mo na yung gift ko sa'yo. Ang ganda nga po neto eh. Iingatan ko po ito. Teka, mauna na kami ah. Baka hinahanap na kami ni Roberto eh. Naiintindihan ko. Sige na, bumalik na kayo sa sasakyan. Rebecca, sandali. Salamat talaga. Dito na. Ay, alak. Ayan ha.
mabuti. Kahit anong mangyari, huwag na huwag mong sasabihin sa Tito Roberto mo na dinalaw natin ang daddy mo. Opo, Mami. Alam ko naman po na magagalit si Tito Roberto dahil ayaw niya kay daddy. Salamat sa pag-interview mo, anak, ha? Mami, thank you, ha? Kasi pinayagan mo akong makita si daddy. Sige, anak. Halika na. Umuwi na tayo. Baka hinahanap na tayo ng Tito Roberto mo. Okay po. Ay, Dolfo! Pasensya ka na. Natagalan kami, ha? Ano kasi, ang daming pasyente. Di ba, anak? Ang daming pasyente. Halika na, umuwi na tayo. Hindi na po intindi niyan, ma'am. Masaya-masaya ka na ngayon na napatakot ka na ni Melissa. Masaya, malungkot. Masaya kasi, finally, napatawad na ako ng babaeng pinakamamahal ko. Malungkot kasi, hindi sila kasama eh. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa kayo eh. Alam kong balang araw makakasama ko na si Melissa at si Eva. Mabuburi na pamilya ko. Bro, ayoko naman sanang sirain yung pangarap mo, pero let me remind you, parang malabo na mangyari ang sinasabi mo eh. Remember, kasal na si Melissa at Roberto. Kasi nung alala ko na today pala nakaschedule yung immunization ni Eva. It's okay. Sana tinawagin niyo naman ako sa opisina. Sorry talaga. Next time, magpapaalam talaga ako sa'yo agad. Oh, sige, magbibisa kami ni Eva at magpapahanda na rin ako ng dinner. Sige lang, Melissa. Papayagan kita ngayong bilugin ang ulo ko. Pero nararamdaman kong niloloko mo lang ako. At malalaman ko rin ang totoo. Hindi ko alam ang sayang naramdaman ko nung nakita kong magyakap sila Melissa, Felix at Eva. Ganun pala ang feeling nung nakakatulong ka. So, wala ka talagang planong tigilan sila? Hindi ko alam kung bakit. Pero mas gusto ko sanang mabuo sila Melissa, Felix at Eva. Siguro dahil yun sana ang pangarap ko para sa akin. Magkaroon ng masayang pamilya. Pero malabo na mangyari. Ano naman ang nakain ng Melissa niyan? At anong pumasok sa ulo niya at pinatawal ka niya? Hindi na humalaga sa kanya ng masita. Pero nung mayakap ako ni Melissa, parang na rin ako nakalaya dito. Kahit sandali lang. Kaya ang lalong-lalong pagsisikap ako na makalaya dito, labas dito, para makasama ulit si Melissa at si Ed. Well, Iyong, we are in the process of appealing your case. You don't have to worry. I'm always here to support you. Everything will be okay.
Salamat, Damarcita. Ay, and Damarcita, if you won't mind, yung mga savings ko tsaka investment, pwede kong pakilagay sa trust fund ni Eva para ho sa apo niyo. That's what you like. Alam mo naman kahit masama ang loob ko sa Melissa niya, hindi ko pa rin nakakalimutan na anak mo si Eva. At apo ko siya. Remember that. Hmm? You're looking good. Hindi kasi kita matiis eh. Pero alam mo, Ami, sobrang saya ko pa rin na nakita kita. Ikaw lang kasi mapagsasabihan ko tungkol kay Felix eh. Ano ibig mong sabihin? O ayan, pairam ko muna sa itong bag ko ah. Pero iingatan mo to. Bigay kasi sa akin to ng daddy ko kahapon. Tingnan nyo, ang ganda. Yan. Ano sinabi mo? Bigay ito sa'yo ng dati mo kahapon? Dinalaw namin ni Eva si Felix sa kulungan. Gusto kong paniwalain ang sarili ko na ginawa ko lang yun dahil naaawa ako kay Eva. Pero ang totoo, Ami, ano makita ko si Felix, ang saya-saya ko talaga. Parang nung saglit na yun, nawala ang takot ko kay Roberto. Kasi alam ko na nandiyan si Felix. Si Felix na palagi kami pinoprotektahan. Si Felix na minsan hindi ako sinaktan. At hinding-hindi kami pinabayaan ni Eva. Ibigay sa'yo ng daddy mo to kahapon. Ibig sabihin, sa kulungan kayo nang galing ng mami mo. Masasaktan ka talaga, masasaktan ka. Kailangan umamin ka sa akin. Sabihin mo sa akin na totoo. Sagutin mo ako. Pumunta ba kayo sa kulungan ni Felix? Sagot! Ginagago ako ng mami ko. Ginagago ako ng mami ko. Ginagago ako ng mami ko! Sabihin mo sa akin! Sumama na sa iba asawa ko. Sumama pa nito, sinama pa ang anak ko. Hindi ko na makikita ang anak ko! Sabi ko na nga ba, tama yung hinala ko eh. Nagkita ka ni Felix kahapon, hindi ba? You're cheating on me! Hindi, Roberto! Hindi totoo yan! Kailangan ko makatakas dito, Felix!
Kailangan ko makita ang mga pamilya ko! Kailangan ko makita ang anak ko! Ito ba ang kailangan ng batang ko, ha? Sa bato lang yun ang dalawa! Pwes, Melissa! Papagaling ko dito! Diyan ka lang! Diyan ka lang! Diyan ka lang!